Kamusta mga idol? Meron ako din yung bike ng tropa, pinapaayos. Itong Kisto, ano bang tawag dito? Kisto Striker na to. Pinapa-restore dahil matagal na napatambak. Eh, gusto na yata uling gamitin, kaya dinala dito para palitan lahat ng kailangan palitan at i-recondition. Ang una na namin na pag-usapan, papalitan na ng threaded na hubs. Gawa ng ito ay papalitan na ng cassette na hubs dahil ito ay threaded pa. Tapos cassette palit din, chain malamang palit din. Papalitan na rin ang spokes. So mag-align ako ulit. Itong gulong pinapapalitan na rin niya. Although pwede pa naman to. Medyo ano na pala, dry rotted na. Delikado itong ilang ride ng ano, dahil baka pumutok. So pinapapalitan din niya itong gulong. Tapos itong fork, may dinala siyang fork na ano, pamalit na, stuck din lang naman. Aray, hindi na nalaro. Ay, wala na to. Kinalawang na ng todo ang stansyon. So wala na itong pag-asa. Mapapagalaw pa naman to, kaso hindi na rin tulalaro ng ayos. Gano'n magaspang ng stansyon. Baklasin muna natin. Total, kailangan rin namang i-repack lahat ng bearing nito. Oh,
Yung luma niyang RD sira na din, so ito bumili na lang siya ng L2A5. Ito na, tapos na yung RD. Ang alam ko, ito daw ay maximum na 42 teeth ang cassette. Kaso hindi pa rin kayang umakyat, ay 11 to 42 din to. So naglagay pa rin ako ng goat link. So bali mga pinalitan natin dito: chain, cassette, hub, spokes, mga cable, fork. Tapos yung preno, pininturahan ko lang tong lever para umitim ulit dating kalawang na. Tapos binlid yung preno. Yung grips yan pa rin yun, nilinis lang, hindi pa naman kasi malagkit. Yung seat post, pininturahan ko din. Yung crank, pininturahan din. Yung FD, pininturahan ko lang din. Nang nagana pa naman, makalawang lang. Yung pedals, nilinis lang. Tapos gulong, bago, compass na black. So ang total na ginagastos dito ay siguro mga 4-5. Ang ganito lang tong video na to. See you again next time and ride safe everyone.